Sa dami ng mga content na ina-upload araw-araw sa mundo ng internet, marami dito ang nakakatulong. Siyempre, marami din ang hindi. Ninais ng Love City na ikwento ang mga istorya na kakaiba at nagbibigay ng inspirasyon. Kung nais ninyong sumama sa ganitong paglalakbay, tara ka syudad at tuta! Nagtatanong sila nung una, sabi nila, ilang taon ka na ba, Miss Anne? Ano, nagbibenta ka na ng plaka, alam mo na ba ito, ganyan, ganyan. Sabi ko, ano pa lang ako, 23 years old pa lang ako. Eh, nag-start ako 2017, so ilang taon pa lang ako noon, 18? Sa lahat ng nagpa-plaka, ako talaga yung pinakaunang nag-live sailing. Wala pa kaming camera, ano yung camera namin, ang labo pa. Na-amaze sila, lalo na yung mga riders. Uy, meron pa palang ganyan ngayon, ganyan, binubuhay niyo pala yun. So natutuwa ako kasi ang daming ano, 'di ba, na-amaze na tao kasi maalala nila yung dati. Tapos binubuhay namin ulit. Bilang naman ako, ang dami namin selo ng plaka. Nagsimula ako since 2017. Sideline ko lang kasi, di ba, nagtatrabaho ako sa mga paintings dati. Pag nagtatrabaho kami, di ba, merong pag-uwian na ganyan. Sa mga bar, hindi kasi yung gamit nila, hindi lahat na download. Yung iba gamit nila, plaka, DJ, oo, doon ako na-amaze na, uy, pwede pala yan. Tapos tinanong ko siya na, ano ba yung ano binibenta, ganyan. Tapos, pwede pala yan online, ayun, tapos sumasali na ako sa groups. Tapos, yun na, nagpo-post na ako ng mga plaka doon. Pakunti-kunti pa yun. Parang pinakaunang binenta ko, maalala ko mga oldies, mga what of 500 and up, ganyan. Tapos, unti-unti na siyang nag-click. Tapos nakasurvive kami sa pandemic kasi naisipan namin na mag-live sailing. Sa lahat ng nagpa-plaka, ako talaga yung pinakaunang nag-live sailing. Wala pa kaming camera. Ano yung camera namin? Ang labo pa. Tapos po, huminto kami sa trabaho kasi parang hindi na namin kaya i-handle yung pagpa-plaka. Tapos trabaho. Parang pinili ko yung ano, kahit mas malaki yung sahod din sa trabaho ko. Pinili ko yung business ng pagpaplaka. Sabi ko, baka ito talaga yung magandang idea na gagawin din. Karamihan ng mga buyers ko, mga bata, parang yung tunog daw ng plaka compare sa download. Maalala daw nila yung halimbawa yung mga lola-lolo nila. Tsaka yung value ng plaka, merong mataas, meron ding hindi. Lalo na sa mga rare album, ayan, tapos yung mga konti lang yung nilabas, yun yung tinatawag na limited edition. Katulad niyang e-heads ko, diba? 2.5 lang kasi nilabas niyan, tapos sold out agad yun. Bali, 2.5 lang din ang bentahan niyan dati nung nilabas. Ngayon, umabot na ng 15,000 and up. Una, binibenta ko yung ganyang album ko. Dinala ko yun sa event eh. Binenta ko yun ng 16,000. Una, walang bumili. Tapos nung dumaan doon si Marcos, pinapapirmahan ko sa kanya, lumapit ang sana, sir, pwede pa pirma itong e-heads ko. Yan, tapos pinost ko after pirmahan, sabi ko, ayan, thank you sa, ano, thank you kay Sir Marcos sa pirmahan is. Tapos ang dami nang nag-PM sa akin, magkano yan, bilhin ko na. Sabi ko, ayaw ko na po, kasi nga, kapipirmahan ko siya sa ibang, ano, tapos tatago ko na lang siya, kasi wala nang mabilhan, ganyan, ganyan eh. Hindi lang kasi ako seller eh, nagpo-collect din ako ng mga plaka. Kasi ako ng plaka, matagal ko yung itatago kahit bihira ko lang patugtugin. Basta itatago ko siya kasi parang mapamahal ka na. Parang dumating yung time na may naghahanap tapos no choice ka na. Kailangan mo nang bitawan yung album na yon. Pero ano, mahirap. Parang minsan nga umiiyak ako eh pag bibitawan ko yan. Meron pa ba akong mahanap na ganito, ganyan. Yan. Pero okay naman, nabibenta ko. Tapos nagkakaroon ako ulit ng ganun, collection. Tsaka, meron ako isa pang plaka yan, Claire Marlowe na yan. Sobrang rare niyan. Kung mabibili mo siya sa US, umabot siya ng 40,000. Binili ko siya in 22,000. Yan talaga yung mahal na mahal ko. Tapos ngayon, kung may bibili, bibitawan ko siya, maghanap na lang ako ng para sa akin. Pero kung wala,
hindi ko sila pinipilit eh, na binili niyo talaga to kasi ganyan. Mahirap na siya hanapin ngayon kasi konti lang ang nilabas niyang album na yan. Pero nakabenta na ako niyan, Claire Marlo na yan, worth of 25,000. Dalawa na nabenta ko. Unang-una, before ko siya bibenta, i-check ko muna siya lahat. Kailangan malinis yung plaka, i-grading ko yan, pressing, kasi yung iba ayaw nila ng local pressing, gusto nila yung Japan, US. Pag ano, hindi na talaga kayang ibenta, yung sobrang gas-gas na talaga, ayaw kong ibenta yun kasi nga masisira ako sa ibang buyers ko. So, kailangan ko siyang linisin before ko siya ibenta. Kung isa yun sa mga nagustuhan sa akin ng buyers ko kung bakit paulit-ulit silang bumili sa akin kasi malinis yung plaka ko. Tapos, yung sa pressing, sinasabi ko sa kanila yon kung anong pressing to. So, eh, baka hindi mo ito magustuhan. Kailangan lahat malinis. Ayaw ko nang nabibenta ng magasgas na plaka kasi masisira ang sabay. Pakiramdam ko pag nakakabenta ako. Sobrang saya kasi halimbawa, pag before ako matulog, napupuhos ako ng plaka eh. Tapos ano, na-excite ako pagising ko kasi hindi siya zero. Meron talaga akong nabibenta kahit papano, di ba? Matutuwa ako kasi lalo na yung ibang buyers ko, sobrang ano nila, loyal nila. Lagi nilang sinasabi sa mga friends nila na, ay doon kay Miss Anne, ganyan, malinis yung plaka nila. Minsan, ano, mura pa yung bigay, may discount, may free. Ayun, matutuwa ako sa mga ganyan, ano, sa mga ganyan reaction ng buyers ko. Ang karamihan ng bumubuhay niyan, yung mga bata ngayon eh. Kasi yung na-appreciate nila yung vintage, yung tunog ng plaka. Tsaka doon nila maalala, uy, ganito yung pinapatutog ng lola at lolo ko dati. May player yung lola at lolo ko dati. Diba? Na-excite sila doon, na-amaze sila doon pag pinapatutog ng plaka. After years, na-excite ako kasi halimbawa yung buyers ko, bibili sila ng plaka sa akin, eh, diba marami silang anak. Na-excite ako kasi parang feeling ko yun yung mga anak nila, yun din yung susunod sa pagpaplaka. So, dadami yung tao, doon nila ma-appreciate yung kultura ng pagpaplaka. Sa mga gustong bumili ng plaka, and then meron din po akong konting CD, cassettes, pero more on plaka po ako. Bisitahin nyo lang po yung FB page ko, ang Plakaan. Kung gusto niyo po makapanood ng iba-ibang kwento, i-visit niyo lang po yung Lock City sa YouTube. Unang lumabas ang River Maya, talagang yung ulan, sabi ko, bibiling ko talaga tong album na to. Tanda ko pa, sa may Alimol pa kami bumili nun, nung kaibigan ko. Nangutang pa nga ako sa kanya eh, nung time na nun eh. Tapos nung napakinggan ko yung River Maya, parang na-inspired ako, sabi ko. Parang sarap pakinggan, tapos nagsunuran na nga yung... Pero nung time na nun, lumabas na talaga ang mga Eraserheads. Nung album nila, first album. Tapos sunod-sunod na silang naglabasan. Kasagsagan ng nga, alternative nun. Talagang masaya. Kumbaga, parang bitin ka sa radyo. Kasi pagka nagpatugtog siya, nabawa Eraserhead, naglabas. Gusto mo pakinggan yung buong album eh. Kumbaga parang sa maghapon, ang pinaka-hobby lang kasi nung araw kami. Yan, ako, tugtog lang talaga, tugtog, maghapon. Tapos dumating sa point na yung father ko, ano siya, parang against siya dyan sa pagbili ko ng mga cassette tape. Minsan nga, dinadala ko pa yung walkman ko sa school. Tinatago ko lang kasi nung time na nun, bawal. Yung magre-rewind ka ng cassette na
sa lapis. Lalo na yung pakikinggan mo eh, bandang huli pa. Yun ang hindi mo makakalimutan na moment talaga doon. Iba yung experience talaga pagka talagang gusto mo yung passion mo talaga yung mangulekta ng mga kaset. Ah, talaga? Ayan, tabi natin. Nag-collecta ako nung since 1994 pa. Bali, sinimulan ko na siyang edad ko noon, mga nasa 14-15, second year high school. Nakita ko dun sa aparador ko, napansin ko siya nung dumadami na siya ng dumadami. Siguro mga nasa 300 na. Yung iba na hindi na siya uli, kasi nung time na noon, hiraman. Nung time na noon, wala pa naman YouTube. Doon ka nalang mag-aabang kung anong i-release, tapos yung mga guesting na mga banda, sasabihin nila kung kailan yung release. Yun, naabangan mo na talaga yon. Alam kong maglalabas na talaga yun, nagsisave na talaga ako ng pera. Mayroong time na nun, pagka wala talagang budget, tapos mag-aantay ka pa ng isang buwan kasi hindi naman nung araw, hindi naman kalakihan ng baon mo eh. So, magkano ang kasip-tip nung araw? Pinakamura, 120. Malaking pera na nung time na nun. Ang bilihan ko lang talaga ng mga kaset sa Alabang Town Center. Kung hindi, South Mall. Yan. Tapos meron akong parang paroka ni Edgar, yung NBA card, meron silang nilabas. Yung gulong isa point na, yung father ko, siya, parang against siya dyan sa pagbili ko ng mga kaset tape. Dumating sa time na tinago ko yan. Kumbaga yung father ko, yung ibang collection, yung ibang mga kaset ko, pinagsisira niya. Parang, yun nga, parang sumama din loob ko sa father ko. Pero na-realize ko na para rin naman sa akin kasi nung time na nun, kasi parang sa sobrang ko sa mga tape, parang napabayaan ko na ng pag-aaral. May reason din ba't nagalit yung father ko. Pero nung na-realize din ng father ko na parang wala, inayaan na rin din ako. Kaya sabi niya sa akin, sige, bahala ka na sa gusto mo. Una-una, parang napapabilip sila paano mo na kukoleksyon ganyang mga kasete. May mga nagtatanong din, saan mo nabili? Sabi ko, talagang iniipon ko lang talaga para sa sarili ko koleksyon. Unang ko ay ito, River Maya. Ito, yung unang-unang album nila, ito talagang binili ko. Talagang hinanap ko pa talaga to sa Maynila para mapakinggan tong album na to, tong River Maya na to. Ito talaga yung favorite ko. Na preserve ko talaga siya na ganito, na iningatan ko talaga siya. 1995, so dalawang dekada na. Yung compilation nila na 1896, bali limited edition lang siya. Bali nilabas ng BMG record na 100 CD, 100 tape lang yung copies na yun. Unahan talaga, pumila talaga ako nun. So, maaga akong pumunta ng Alabang Town Center para mabili lang. Pag kang isa kang kolektor, ang pinaka-importante talaga sa'yo, yung label ng cassette tape. Yan ang talagang yung pinaka-masasabi mong parang kayamanan mo na eh. Pag walang kwenta yung burn, kahit napapakinggan mo, iba yung nabubulat-tat mo siya yung label, makikita mo siya, yung lyrics. Iba yung feeling mo pagka talagang original yung pinakikinggan mo. Kasi OFW ako eh. So pag umuwi ako, talagang meron akong Walkman na nire-rewind ko siya, tapos pinapatugtog ko rin siya. Lagi kong chine-check yan bago ako umalis, bago ako dumating. Kasi pag may mga, pag hindi mo kasi inalagaan yan, yung cassette tape kasi, mayroong inaamag yung loob. Kaya kailangan. Tsaka talagang laging sealed na sealed talaga yan. Secure talaga yan. Nagsabi sa akin, yung kapatid ko nga, sabi niya, Tol, may gustong mag-offer, gustong bumili ng collection mo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sabi ko sa kapatid ko, para sa akin parang ang hirap eh. Kumbaga parang yan yung treasure mo eh. Parang pagka nawala sa iyo, parang
parang kulang, parang sabi natin malungkot ka na. Simula sa pool, nagsimula ka eh, pinaghirapan mo, tapos parang mawawala sa'yo. So, parang maraming beses mo pa pag-iisipan bago mo siya ibenta, ganun. Bigyan muna ako ng time, kasi mula sa pool na nag-collection ako, well, pag iniisip ko yun, paano ko narating yung sa ngayon, sa dami niyan. Kumbaga kung iisa-isain ko, parang step by step eh. Actually, konti pa nga yan eh. Kung inabutan nyo talaga, sobrang dami niyan. Yung iba na pahiram na, hindi na, hindi ko natandaan. Yung mga iba kasi, siyempre mga schoolmate ko, yung kasi high school life nyo eh, siyempre hiraman. Pag may mga bago kasi, bawa mga Nirvana, pahiram naman yan. Shop tayo, hirap sa'yo. Yung iba naiiwan sa akin, yung iba, hindi na sinasole, ba? Pahiram, tapos hindi na sasole. Marami kasi akong kaklase na ano eh, na hindi na nagsuoli eh. Kumbaga, sana naman lang, balik nyo na. Sana all. Siyempre, nung medyo bumibilis ng technology natin, lumalabas na yung mga, muna kasi nilabas, mga MP3 eh. Tapos, mga CD burner. Parang nalungkot ako kasi simula nung bumaba na yung bentahan ng mga cassette tape. So, wala na tayong source na mapagkukuhanan. So, ayan na yung natira sa akin, yung mga huli ko nang na-collection. Ang may papayo ko lang siyempre, unang-una, ingatan nila yung collection nila, mahalin nila. Kasi bilang isang collector, pinaghirapan mo rin yan eh. Kumbaga parang treasure mo yun sa sarili mo eh. Kumbaga, hanggat maisisave mo siya, hanggat may ingatan mo. Para yung collection mo, manatiling nandyan sa'yo. Sabi niya sa akin, magkaroon pa nila ng trabaho. Kasi nga, wala namang bibili niya. Kasi siyempre, ang thinking ng ordinaryong Pilipino ng tao, di ba na, ibibili pa ba niyang CD na yan? Sa totoo lang, meron dito, nagsabi sa akin, hindi ka kikita niya, wala namang bibili niyan eh. Tsaka alam ko na kikita ako. Kasi unang-una, bago ko in-establish tong physical store, naka-establish na yung name ko sa group. Yung reaction ng mga tao sa akin dito, nung una, sabi nila, hindi talaga kikita talaga, sabi nila. Yung iba naman, ha, okay to ah. Alam mo bang karamihan, minsan may pumunta rito, mga Amerikano, nagugulat sila sa akin. Ha, you're so good. Wala to ganito ra sa Amerika. Tapos yung iba ng mga Pilipino, gusto nila dito tumambay. Minsan nagsasound sila rito. Sa akin, walang problema kasi una-una magiging customer ko rin yun. Marami na ako nahatak na gano'n na una pumapasel pa silang dito. Ngayon, bumibili na sila. Nag-regular ko na sila rito. Nagsimula ako nagbenta ng CD nung nawalan ako ng trabaho. Tapos nakita ko yung mga koleksyon ko. Pwede kong pagkakitaan. Kasi sa totoo lang, nung una, buyer din ako dati. Ang problema ko sa pagiging buyer ko, hindi ko sinasabi sa misis ko magkano yung mga CD. Kasi nga, sinasabi ko 50 pesos lang, 100 lang. Nung nagbenta na ako ng CD, nagulat siya. May mga 500, 600. May 1,000 pa nga ako binili CD dati. Dati sa bahay lang ako, nag-online business lang ako. Durabox nga lang lalagyan ko dati nun eh. Lahat ng pwesto ko pinaglalagyan ko ng mga rack kasi nga maliit ang bahay ko. Tsaka nung una pala, ayaw niya ako, sabi niya sa akin, magkano pa nila ng trabaho. Kasi nga, wala namang bibili niya. Kasi siyempre, ang thinking ng ordinaryong Pilipino ng tao, di ba na, ibibili pa ba niyang CD na yan? Unang-una sa bahay kasi, minimal lang yung kaya kong i-stack. Kaya yun, linakasan ko talaga loob ko na kumuha ng ano to, physical store na to. Tsaka marami rin nagtatanong sa akin na, sir, may physical store. Sabi ko, wala, sa bahay lang. Ngayon ko lang na-realize na mas maganda pala may physical store ka. Mas marami na bibili yung tao pag nasa pumupunta ka sa ganito eh. Marami kang choices, hindi ka tulad sa online. Picture lang, di ba? At least ito, pag pumupunta sila, nakikita nila talaga na yung physical copy talaga. Nakikita nila yung status ng CD talaga, tsaka in-list na, ah, okay pala. Yung mga CD ko pala, nagtataka kasi yung ibang ano kasi,
saan nang gagaling? Kasi wala namang audition na ngayon, wala nang nagpe-press dito sa atin, wala nang record company. Yung mga CD ko, halos karamihan, puro original yan. Galing Amerika. Yung mga ibang seller kasi, nagpo-focus na sila sa rock, iba pa. Ako hindi. Kahit ano, kaya yung ano yung lawak ng mga buyer ko, iba-iba. Lahat ng genre, inaano, kasi nga, iba-iba tayo eh. Iba-iba yung age nung bumibili sa akin eh. Hindi ako nagpo-focus doon sa isang genre, pero sa totoo lang, napansin ko sa CD, ang pinakamalakas na genre talaga, rock, hard rock, new wave, yan. Tapos yung mga seller, marami rin yung mga buyer din, marami. Alam mo bang sa Metro Manila, mas maraming buyer sa Davao, sa Cebu, kaysa sa Metro Manila? Mas marami doon, mas marami silang nangungulekta roon. Hindi, dati, ang hirap bumili ng CD. Kasi una, wala namang Facebook dati. Alam mo, bumibili ako nun, alam mo yung buy and sell na nabibili tuwing Linggo. Ano lang nun, biber-biber lang, tapos tawag-tawag lang, tatawagan mo. Yun ang business dati ng CD. Pahirapan, pero ngayon hindi na kasi nga, di ba yung technology natin, may Facebook na, madali na. I-search mo lang, parang sasali ka lang sa group, makakabili ka lang ng CD. Dati mahirap. Yung panahon dati, tsaka ngayon, halos wala namang pinagbago. Ang pinagbagong lang, lumawak talaga ngayon kasi nga, yung technology natin, lumawak na lumawak. Di tulad dati, magkikita kayo sa telepono lang, tatawag ka, telepono. Tapos yung mga text-text lang dati, ite-text mo lang, eh magkano yung text dati, piso-piso, di ba? Yun ang ano, yun ang pagkakaiba ng market ng CD ngayon, tsaka market ng CD dati. Paano kayo didislide yung mga, kung walang, sa panahon ngayon, walang CD tsaka plaka? Siguro na, titingin ko boring. Boring kasi katamaran eh. Mas maganda kasi, lalo na sa plaka, patatayo ka eh. Tsaka iba talaga yung ano, iba talaga yung quality ng ano, analog. Gusto ko yung may nahahawakan ako. Kaysa yung pipindot-pindot na lang ako. Gusto ko kasi yung pag upo ko, pag nagsasong-song, nababasa ko, may nahahawakan ako. May naaamoy akong inlays. Kaya ako ginagawa tong ganito. Gusto kong buhayin ulit yung ano eh, yung CD industry dito sa atin eh. Actually, marami kami. Marami kami nagbebenta. Pero konti lang kami may mga physical store. Kasi alam ko, lalo na ngayon, bumabalik na yung ano. Marami na nangungulekta ngayon, lalo na mga plaka at saka CD. Makakain na yung pamilya ko ng 3 beses sa isang araw, masaya na ako. Masayang-masaya na ako dun, sabi ko. Sobrang blessed talaga, sobrang pasasalamat ko talaga sa Panginoon na nagsimula ako sa Durabox, pero ngayon, no, meron na akong physical store na maliit siya, pero nakita mo naman, kaliwat kanan, punong-puno. Ini-invite ko kayo dito sa aking shop. Matatagpuan ito sa 232 Private Road, Hulo, Mandaluyong City. Halos araw-araw ako nagpo-post ng mga CD tsaka plaka as it take. PM nyo lang po ako, Perta, pwede nyo rin akong i-text o i-message sa 0945-794-8834. Yun yung hashtags ko pala, wala sana matatawa. Ang ano natin, hashtags natin ay gandang lalaki ng unan, kitang-kita naman, di ba mga brother? Nice, thank you. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Lab City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayong mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Lab City crew. Gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais ninyong sumama sa aming paglalakbay, tara ka syudan, adto ta!